Bakit ba hindi ako nagulat na hindi sumipot si Vice President Sara Duterte kanina sa OVP budget hearing sa House of Representatives? Nagpadala lang po siya ng sulat. And I read, "Dear Speaker Romualdez, the Office of the Vice President has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations, including a detailed presentation on the proposed budget for fiscal year 2025. I have also articulated my position on the issues outlined in my opening statement during the previous hearing on August 27, 2024. We defer entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our budget proposal for the upcoming year. Very truly yours, Sara Z. Duterte." So ganito na lang pala ang mangyayari. Kapag may mga budget hearing ang ating mga ahensya, magpapadala na lang sila ng sulat at sasabihin, bahala na kayo kung i-approve nyo o hindi. Ayoko ng tanong-tanong, ibigay nyo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun ang gusto ni Sara Duterte. Tapos sasabihin niya, hindi siya spoiled brat, na hindi siya pratinela, ni hindi siya marunong gumalang. Paano siyang gagalangin kung siya mismo na vice president, na kahit nasabihin na vice presidente ka, ikaw ang dapat magpakita ng ehemplo na ikaw ay magalang. Pero hindi eh. Binastos niya ang House of Representatives kanina. Yan po ang pakiramdam ng mga kongresista natin. Sabi tuloy ni Congressman Benny Abante, "Her letter is an insult to this institution. I don't care if she is the vice president." Totoo nga naman kasi yan. Kung ikaw may oras magpa-interview sa media, bakit wala kang oras para depensahan mo itong budget? Ikaw ang humihiling ng budget eh. Para bang ang gusto mo, ito ang budget ko, ibigay nyo yan. Walang tanong-tanong dapat. Kasi ayaw mong tanongin ka eh. Ano bang klaseng leader ito? Ito ba ang magiging presidente natin sa 2028? Masyado naman yatang so full of herself itong vice president natin. Hindi mo na ginalang ang institusyon ng House. So, halata na nang iinis o nang aasar itong si Sara Duterte. Well, yun po ang pakiramdam ko. Parang battle of wits ang gustong mangyari ni Sara Duterte. Pero sa tingin niyo, magtatagumpay siya. Palubog na po ang mga Duterte. At si Sara Duterte na lang sana ang kanilang huling alas, huling baraha para isalba ang pangalang Duterte. Pero sa mga kaganapan na yan, tuluyan na pong babagsak ang pangalang Duterte. Nakita niyo, nagpa-interview siya. Kesyo hindi daw siya bratinela. Tapos yung second part ng video niya, dalawang tao lang daw ang may hawak ng pera ng bayan. Na kung totoo yan sinasabi niyang yan, pwede niyang ipambala yan dito sa House Deliberations. Dahil kung ang mga kongresista ay kinukulit siya doon sa 125 million na confidential funds na ginastos niya in 11 days, edi sana ito ang pinantapat niya. O ako, may panlaban din ako. Dalawang tao lang ang may hawak ng pera ng bayan. O di ba? O di sana naging sikat ka pa. Hindi eh, sa media ka nagpapa-interview. Naakala mo naman, eh marami kang mahihikayat at maaawa sa'yo. Dahil as usual, pa-victim na naman itong vice president natin. Eh ang hinihiling lang naman sa'yo ay magpaliwanag ka. Hindi lang naman para sa House of Representatives, sa mga kongresista natin eh. Ang pagpapaliwanag mo ay pagpapaliwanag sa taong bayan. Yung taong bayan na sinasabi mong testigo na ikaw ay hindi bratinela. So, sa inasal mo na naman ito na hindi ka sumipot, eh di lalong nasimento ang isipan ng taong bayan na you are a spoiled brat. Na kung ano ang gusto mo, wala kang pakialam sa courtesy, wala kang pakialam sa respeto, basta gagawin mo yung gusto mo. Eh wala, lalo ka lang nalulubog. Sa bagay, mayroon pong tagapagtanggol si VP Sara kanina sa House. At ito po si Congressman Marcoleta. Halatang halata po ang kanyang pagtatanggol kay VP Sara. To the point na halos nagbardagulan sila kanina sa House. So, panoorin po natin yung segment kung saan ang ating mga kongresista ay nagtalo-talo. Tapos po, magbibigay tayo ng ating reaction. Panoorin po natin ito. We started by way of manifestation. There is no rule about that. We have to get opinion of the members. Members. Yeah, of course. Let the members say their piece.
Hindi mo ba tayo nagsimula? Kasi simula lang natin ah. Eh, dapat ko nagsimula tayo. Madam Chair, petition lang. May motion si candidate. Patanong ka kung may objection. Mas mas tabi tayo. Pero object and deliberation. Para ma-deliberate. Yun. Let's follow the procedure. Hindi po yung tinatanong kasi sagutin ninyo if this community has the right to discard a welcome tradition. Is this committee authorized to set aside the tradition? That is the question that needs to be answered first and foremost. Pwede pilutin yung mic. Magtatanong po ako, madam. Incidental lang. Oo, nag-incidental lang. Wala, wala papasok sa mic natin. To you, a long-standing time-honored tradition. Ang kinatanong ko po, tradition po natin ito eh. Ang problema ay marami dito ngayon, kaya hindi nila alam yung tradition. I am saying, Madam Chair, this was a tradition well kept for so long a time. Well, follow the rules. We could have a motion introduced by a member. But it was an objection for you. Bago po yung matter. Yes, I was asking for an answer. Answer this. Can you answer niya, please, through a tradition or not? Sabi ko mayroong tradition. Pinapaliwanan ko na sa inyo. It's not the official tradition. Ang tinatakot ko. The tradition is the tradition. Dapat ito din muna. Ang tinatakot ko. Ang tinatakot ko. Before. Now, ang tanong ko po, bakit nangyari po nung nanarap, nangyayari na naman ngayon? You may not like the person. You may not like the presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong po ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? O kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh, Pratinela pa. Saan po ka nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pagpaglabing, because taong po na po ito. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Nolini Castro. When the Vice President was denied. When Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was given. Yun na nga. Kasi,
to question na kagad eh. Walang man lang yun. You can read the records. You did not take it. Saan na yung resolution siya ngayon? What is it? Of the rules, because it will set a precedent. So if we will set a precedent now that we are discarding traditional parliamentary, courtesy, parliamentary courtesy, no, goodbye, parliamentary courtesy. Wala na tayong parliamentary courtesy. Next. Di ba? May pwede mo salita? We are also men, but we're just the same. Dali, alam mo yun. Alam mo yun. Can the vice chair cannot answer your query? If he has the answer? Pwede. Pinag-usapan natin ang chairman ang sasagot? No, no. Not only the chairman. Saan man magsasalita na ganyan? Well, bakit? Hindi nang salita na kayo. So yan, nakita po natin. Talaga nag-iinit ang ulo ni Marcoleta sa kakadepensa kay Sara Duterte. Pinagpipilitan niya kasi yung tradisyon. So, meron palang tradisyon sa House of Representatives na taon-taon yung OP or yung Office of the President saka yung OVP, yung Office of the Vice President, ay agad-agad ina-approve ang budget. Walang tanong-tanong, wala ng deliberasyon dahil yon ay tradisyon. Sinabi pa niya, nung nagkaroon ng deliberasyon sa budget ng Office of the President, dali-daling naaprobahan. Dapat daw ganun. So bakit dito kay Sara Duterte, ang dami-daming tanong, eh may tradisyon. Meron bang karapatan ang House para baguhin o isang tabi yung tradisyon? Pero teka muna, tradisyon. Oo, dahil tayong mga Pilipino, we uphold traditions. Pero sa pagkakataong ito, sa tingin ko, we have to set aside tradition for transparency. Eh ayaw makipag-usap ni Sara Duterte. Ayaw nang ipaliwanag sa House at sa taong bayan kung ano ang nangyari dun sa mga perang ibinigay sa kanya. Ang gusto niya, baliwalain na lang yun, huwag na siyang tanungin, basta nakaraan na yun, tapos na yun, ibigay niyo na yung budget ko for 2025. No questions asked. Yun ang gusto ni Sara Duterte. At yun ang gusto ni Marcoleta. Pero teka muna, bakit ba sa Office of the President eh dali-daling naaprobahan? Sa tingin ko, para po sa akin, kaya approved kagad yung sa OP ay dahil aside from the tradition, wala po kasing nakitang anomalya
ni hindi po na flag ng COA ang Office of the President. Hindi nga ba nasabi pa ni Senator Mig Subiri noong November 9, 2023, "I just want to put on record that the CIF or the Confidential and Intelligence Funds report of the Office of the President is one of the most detailed and comprehensive reports that I have seen. It is the most detailed among all other agencies. It was about 2 books detailing each and every disbursement. And the nice thing about it, it is a complete report wherein this fund of this amount was disbursed." So, detalyado yung report ng Office of the President na kinumpirma naman ni Senator Sani Angara nung sinabi niya, "I confirm that, Mr. President. I was there. I confirm that there was great specificity in the reports, even mentioning the venue, Your Honor, of the tips, times, the details." So, bakit hindi maaaprubahan kung walang nakikitang anomalya? Hindi katulad itong sa Office of the Vice President. Sabi pa ni VP Sara, "There was no misuse of any funds." Pero sabi naman ng Commission on Audit, nag-issue sila ng notice of disallowance for 73.287 million of the 125 million pesos in confidential funds released to the OVP in 2022. Ito po yung breakdown nila eh. 10 million pesos reward payment was disallowed due to non-submission of documentary evidence. 34.857 million payment of reward various goods was disallowed due to non-submission of documentary evidence. 24.93 million payment of reward for medicines was disallowed due to non-submission of documentary evidence. And 3.5 million pesos payment for tables, chairs, desktop computers, and printers was disallowed due to non-compliance with Joint Circular Number 2015-01. So, ang ibig bang sabihin ni VP Sara, nagsisinungaling ang COA? So, dahil nagkaroon ng anomalya, hindi ba dapat na ito ay busisiin mabuti? Sa pagkakataong ito, isang tabi mo Marcoleta yung tradisyon. Hindi po pwedeng basta na lang ibigay yung budget dahil yun ang tradisyon. Sabi pa ni Marcoleta, dahil itong mga baguhan mga lawmakers na to ay walang alam dun sa tradisyon. Well, binabati ko itong mga baguhang kongresistang to dahil para sa kanila, mas importante ang transparency kesa tradisyon. So, kitang-kita nyo itong si Marcoleta kung paano niya ipagtanggol si Sara Duterte. So, anong dapat gawin kay Marcoleta sa susunod na eleksyon? Alam nyo na po. So, sinubukan pa ni Marcoleta to vote to terminate the OVP budget hearing and afford the Vice President the courtesy in approving her budget. Ang gusto ni Marcoleta, aprubahan na lang yung budget nang wala nang tanong-tanong dahil sa tradisyon. Akala niya makakakuha siya ng kakampi. But those in favor to terminate the OVP budget hearing and afford VP the courtesy of approving her budget, tatlo lang po. Ang mga hindi pabor, 45. Dahil kung iisipin po natin, at sana maisip din ito ni Marcoleta, hindi po laging tradisyon, lalo na kung may nakikitang anomalya. So kailangan ipaliwanag ni Sara Duterte yun. Eh ayaw niya. At bakit nga ba tinatawag ng mga netizens si Marcoleta na lapdog ni VP Sara? Eh sometime in 2017, ito po ang sentimiento ni Marcoleta sa mga budget hearing. Sabi ni Marcoleta, "Ang paggawa ng budget ay sagutin ng mga kongresista. Tungkulin namin na himayin ang budget." Isa pa, sabi ni Marcoleta, "Hindi namin pwedeng basta aprubahan na lang na hindi tinitingnan kung saan ginagamit." O eh bakit ngayon, iba na ang tono ni Marcoleta? Although siyempre pinagpipilitan niya yung tradisyon. Tradisyon niya ba ang ipinaglalaban ni Marcoleta? Hindi kaya si VP Sara ang kanyang pinagtatanggol para makaiwas si Sara Duterte sa pagtatanong ng mga kongresista para nga naman hindi na niya kailangan pang magpaliwanag tungkol sa kung saan niya ginastos yung pera noong 2022. So marami pa pong kailangan ipaliwanag si Sara Duterte.
Tapos ang gusto ni Marcoleta at ni Sara Duterte, basta ibigay yung budget, walang tanong-tanong, eh hindi na po pwede yun. Lalo na sa ating new breed of lawmakers dyan sa Congress, hindi na po basta-basta po pwede yung mga tradition-tradition na yan. We have to forgo of tradition kung kailangan po natin ng transparency. May sinabi pa si Marcoleta, yun daw pagtawag-tawag ng Bratinella kanina dyan sa House, eh isang malaking insulto sa Office of the Vice President, lalo na kay Sara Duterte. Eh yung hindi pagsipot ni Sara Duterte, hindi ba kabastusan din ang ginawa niya? Ni hindi man lang siya nagpadala ng representative, talagang wala ni isa sa kanila ang nagpunta para ipaliwanag at depensahan yung kanilang budget. Dahil ang dahilan ni Sara Duterte, sinubmit niya na lahat sa kanyang proposal at bahala na ang House at pinapaubaya na ni Sara Duterte sa House of Representatives ang desisyon kung ibibigay yung budget na hinihingi niya. Nasabi tuloy ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, "Her actions show a lack of respect not only for Congress but for every Filipino. If she cannot face the very institution responsible for overseeing government funds, how can she claim to serve the people effectively? Hindi ito ugali ng isang tunay na pinuno para siyang batang nagtatago kapag napapagalitan." Oo nga, kapag napapagalitan, magre-resort siya sa media interviews at kung ano-ano ang sasabihin niya, kung ano-anong akusasyon at pagbibintang ang gagawin just to divert the attention of the Filipino people sa totoong rason kung bakit kailangan magpaliwanag ni Sara Duterte sa taong bayan. So sa ginawa ni VP Sara na hindi sumipot sa OVP budget hearing, I'm sure hindi na siya aasa na ibibigay pa ng House ang hinihiling niyang budget for 2025. Ano siya, hilo? Matapos niyang insultuhin ang House of Representatives, eh aasa pa siya na igagrant yung kanyang budget for 2025? So sa election po sa 2028, kahit na malayo-layo pa, mag-isip-isip na po kayo. Ngayon pa lang, nilalabas na ni Sara Duterte ang totoong ugali niya. Nakakatakot ito maging presidente. Abay, kawawa ang bayan kapag ito ang naging presidente. At hindi ba high time na palitan na natin ang mga lawmakers natin tulad ni Marcoleta ng mga bago at totoong may pagmamahal sa bayan na lawmakers at kongresista? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.